Magandang araw sa inyo mga kasabong. Ito naman muli, si Laban sa Bungiro. Ang ating katalakay ngayon ay ang question and answer question, no? May tanong po ang ating kasama magsasabong na taga Iloilo. Sabi niya, Laban sa Bungiro, naglaban po kami ng manok kahapon. Nagulat ako, yung iba po dala namin nangayaw at saka may tumakbo. Bakit kaya? So, sir, ito po yung sagot ko, ah. So, naglaban kayo noong Linggo. So, meaning, July na po yan. So, pagka July po hanggang November po, ito po yung month na naglulugod po ang ating mga manok pansabong. Alam nyo naman mga kasabong na ang manok po wala pong definite na system kundi nandyan po yan sa kanyang balahibo at saka yung sa ilalim ng kanyang balat, which is dyan po ang masakit po yan pagka yan ang naano. Ay talagang tatakbo po ang manok ninyo. Makita nyo mga kasabong, pagka naglugon, ayaw magpahawak, nangangayaw po ang manok or namamalo po yung manok dahil nga lugon siya. So, may tendency po talaga na tatakbo ang manok ninyo kasi naglugon. Huwag po kayong maglaban po ng mga naglulugon na manok dahil 100% po natatakbo yan. Dahil nga, sabi ko nga sa inyo, ang pinaka-systems po ng manok na nasasaktan niya is yung balahibo at saka yung sa ilalim niyang ugat na yan at doon nagtutubo yung balahibo, napakasakit po yan. Actually po ang manok, pagka hindi po lugon, kahit matamaan po yan ng tari, ay hindi po nila yan iniinda. Pero kung sa lugon, ay hindi nila kaya yan. Ganun po yung manok. So mga kasabong, again mga kasabong, tandaan ninyo, July to November po ang lugon, taglugon. Ang gagawin po ninyo, kung gusto ninyo, mag-course mounting kayo, pagka-cock po ang manok ninyo, pwede nyo pakainin ng pang-stag. Yung pababain ninyo yung crude protein ng inyong mga manok pansabong. Pagka stag naman yung manok ninyo, pwede nyo pakainin ng pang bibistag. Para bababa po yung crude protein niya. Kasi po, nag-induce po kayo ng force molting. Mabilis pong matanggal yung mga balahibo para maganda ang tubo. Pagka gusto nyong maganda ang tubo mga kasabong, right after po ang naglugo ng July, mga August at September po, pwede nyo na ang inducean po ng high protein. Pwede kayo sa Thunderbird, mayroon silang na 70% Enerton and 30% po yung high protein power pellets. Ayan. Pag natapos na ang lugon, na nandyan na, tumutubo na yung balahibo, induce-an nyo na yan ng high protein power pellets. 30%, 70% po ang Enerton. Ganun po ang hanap. Pagka nag-umpisa ang lugon, huwag nyo na munang bigyan ng high protein. Ayun po. Para maganda yung balahibo. Gaganda. Ayan mga kasabong, sana'y nasagot ko ang iyong katatungan kung bakit nagtataka ka na mga hybrid yung manok mo, tumakbo pa, or dahil nga naglulugon nga yan, sir. Maraming salamat pala sa ating mga viewers, lalo-lalo na sa ating mga subscriber. Sa wala pa, mag-subscribe na kayo para at least mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, ang karunungan po tungkol sa sabong. I am now holding regular gray. Alam nyo mga kasabong, ang regular gray po
ay kasing level sila ng hatch. May lipad po ito sila. Mataas, flying high po ito at saka may utak. Kaya nagustuhan po. Regular gray po. Ayan. Maraming salamat po sa inyo.